Hello, ma'am and sir. Ayan, kayo ba ay nagpapaprint ng inyong mga ID picture na kung saan meron sa mga shop na ang mahal-mahal, ano? Mahigit 100 pesos. Package na yun, no? So, kung kayo ay kailangan ang inyong mga ID pictures, pwede nyo pong gumawa kayo ng inyong sarili na ang alam ko po, ang 5R ngayon ay nasa 15 pesos. Kung ang dami na po yung ID pictures. Ang alam ko sa 4R ay nasa 12 pesos. No? So, mura lang. Marami pong mga printing business sa dyan sa inyo like Kodak, Mitsubishi o Nikon o iba pang mga brand, no, na nagpiprint o company nagpiprint ng mga pictures na kung saan makakatipid kayo at makakamura. At the same time, pwede nyong gawing sideline, mga ma'am and sir. No, ngayon po ay ituturo ko po sa inyo kung paano po mag-layout ng ID picture. Okay? So, punta po tayo sa Photoshop. Ngayon po, gagamit tayo ng Photoshop. Ang version po ng Photoshop ko na ginagamit so far po ay itong latest ng Photoshop 2021 version 22. Ayan, okay, open natin ng ating Photoshop 2021. Ayan. Version, ano to? Ang latest talaga ito, 2021. Ano pala? Ilang taon na rin, 20 years. Ayan. So, ito, drag and drop. Ito ang bagong ano niya. Punta tayo ng new. Ayan. Mahalaga po dito na alamin nyo po yung pixels. Ano? Size ng picture. So, punta po tayo sa photos. Ayan. Dito po sa photos, select po natin tong 7x5 na landscape. Ayan. Then, ayun po, tandaan po natin yung resolution. Mahalaga po tong resolution. Nakalagay po ay 300. No, 300 yung kanyang resolution. Okay, so 300 pixels by inch. Ayan. Okay, so ang background niya ay white. So click na natin create. Ayan, intention mag-create ng new layer. Okay. Ayan, waiting. Ayan, so ito na yung 5R. No, nasukat na kung saan dito nyo ilalagay yung iba't ibang sizes ng ID. Okay, so ano ba ang size ng passport? Okay, halimbawa nagkakailangan niya ng passport size or 1x1 o kaya 2x2. So tingnan nga natin sa Google ano ang size ng passport size. O, ng passport. Okay, type natin size of passport ID. Ayan. That is 1.8 inches by 1.4. Ayan. So, nandito, kung sa centimeter naman ay 4.5 centimeter by 3. Okay. So, 1.8 yung kanyang height, 1.4 yung kanyang width. Okay. Sige. Ayan. Punta tayo sa Photoshop, mag-create tayo ng new. Okay. New. So, dito sa new, kailangan nating i-select natin dito ang dito sa inches. So, lagay natin, ano sabi doon, yung width niya kanina ay, ilan? Okay. Oh, nasaan na? Nalimutan ko. Ayan. Ayan. Ang kanyang width ay 1.4. Okay. Yung height niya ay 1.8. Okay, and then yung kanyang width ay 1.4. So, dapat po same din yung kanyang resolution para pag nag-paste tayo doon sa layer ng ating background ay sakto po yung kanyang size, magmamatch po siya, create natin. So, ito na yung passport size. So, ngayon, maghanap tayo ng picture ko. Okay? Ctrl-O or open. Hanap tayo ng picture sa downloads. Yung mga picture ko dito na pwedeng gamitin natin na sample. ID. Okay. Halimbawa, dito sa ating pictures.
graduation pictures. So ayan, halimbawa dito sa teachers, yan ito yung picture ko dito. Okay, ayan. So hindi ko na ito tatanggalan ng background. So ito lang, kung gusto nyo naman, pwede pong tanggalan ng background. Okay, so hintayin natin. Medyo mabagal talaga ngayon, no? Ayan. So balik tayo sa Photoshop. So dito, okay, gamit tayo ng selection tool. Okay, magnetic. Hanapin ang magnetic. Ayan, o. Ayan, magnetic lasso tool. Okay, select natin dito. Ayan. Ayan, select lang natin. So, meron po kong ginagamit na online yung remove background tool. Pero dito po ay gusto ko lang po i-share sa inyo kung paano po magtanggal ng background sa Photoshop. Magnetic tool pong ginamit ko. Pwede po yung iba't ibang tools na pang remove ng background. Ayan. So, nakita nyo, may mga parang mga dotted line na. So, ang gagawin nyo lang po dyan ay Control C. And then, punta tayo dito sa ating ayan, Control V. Control T. And then, ayan, dadag na natin dito. So, re-refine na lang natin mamaya yung ating ID. White background siya. So ito medyo mayroong mga ano, so delete na lang natin 'yan. Ayun, eraser tool. Ayun, i-erase na lang natin. Okay. So i-erase na lang natin yung mga edge na hindi maganda. Ayan. So dito erase na lang natin. Dito tayo sa my side. Okay. So this is part passport size. Control natin minus para ayan, zoom out natin. So ayan, nasa center na. Okay, delete pa natin yung ibang mga ayan. Okay. Okay, so dito, itong layer na to, punta tayo sa layer, ayan, Control A, ano, sorry, press Control and then select background and layer 1 and then Control E para ma-merge na siya. So ngayon dito po, ang gagawin natin dito ay idadrag natin siya dito sa ating ginawang, ayan, passport size. Okay, so dito, so para ma-check natin yung kanyang outline, pupunta tayo ng dito sa effects, stroke. Lagyan na natin siya ng stroke para madali pong i-cut. Ayan, isagad na lang natin ng ganyan. So, okay, so dito, ayan, center natin ng konti. Lagyan natin ng edge ng konti. Okay, and then, Control V lang natin yan. Control A, Control V. Oh, sorry. Ito, gagawin natin dito, duplicate na lang natin pala to. Ayan, duplicate yung layer. And then, drag natin dito. Ayan, lagyan natin ng konting space para madaling i-cut. Okay? So, copy. Copy natin yan. And then, duplicate layer lang natin. Duplicate. Okay, duplicate layer. And then, ilang copy. Duplicate layer. Duplicate layer. Ayan. So, ilan na yun? Ayan. So, okay. Ayan. Sagad natin para sakto na
5 yan. 5 inches po yan eh. Ay, I'm so sorry. 7 inches po yan. Yan, 7 inches. Okay. So, may passport size na tayong ID. Which is napakamura po pag naka-layout na sa ating mga desktop, sa ating mga computer, naka-layout na siya. Hindi na kayo mapapamahal, kundi mapapamura kayo. Ayan. So, meron na tayong limang passport size. Ngayon po, same ID, gawa naman po tayo ng 1x1. So, Control N, New. Okay, dito sa 1x1, lagay po natin sa inches. Ayan. And then, 1. Lagay lang natin ng 1. Same po yung kanyang pixels. Okay, create natin. Ayan. So, dito po, sa ating ginawa kanina, so, i-crop lang natin to guys, ma'am and sir. Crop lang natin ng 1x1. Okay? 1x1. Ayan. So, i-drag lang natin yan. Ayan. I think it's better right now. Okay, crop. And then, drag natin dito sa, ayan. So, Control T natin. Para ma-resize natin, Control T, meaning transform. Ayan. So, 1x1 na siya. So, ang gagawin natin dito, Control, press Control, and then select the two, the layer 1 and the background, Control E, which means merge. Ayan. So, idadrag ko na ito dito sa ating ginawang una. Ayan. So, 1x1 na yan. So, lagyan po natin ulit ng outline, ng stroke. Ayan. Okay. Ayan. So, Control V. Control V. Lagyan natin sa layer. Background. Control V. Ayan. Ayan. Lagyan. Kaya doon natin siya. Pwede po kayong gumawa ng ng action sa Photoshop. No? Actually, hindi. Nakalimutan ko ng i-review ko pong paggawa ng action. Para paglagay nyo po ng picture, automatic hindi na kayo mag-layout. Susundan nyo na lang yung action na ginawa nyo sa Photoshop. Action po ang tawag doon. Okay. Ayan. So, dapat to 7. Kasi 7 inches po yan eh. No, 7 yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sakto po. Ayan, may 7. 1x1 picture ka na. Ayan. Okay, so yung 7 ay meron pang isang picture pa lang. Meron na tayong 5 ID picture, mayroong 7 1x1, may 5 passport size, may 7 na 1x1. Ngayon lagyan natin ng 2x2, no? So Control N ulit po tayo. And then dito naman ay lagyan natin ng 2, no? 2x2, lagyan natin sa inches, ha? Ayan, then yung kanyang resolution, same pa rin. Kasi po, ang resolution natin ay, ng ating background ay 310. Okay, so hintay natin, i-create si Photoshop. So ito, delete na natin to. No. Ito, delete na natin. Okay. Ayan. Ala, okay, ulit natin. Delete natin to. Okay, Control N, then tayo sa 2, lagay natin sa inches. Hindi mabago. What happened? Close natin. Ulit tayo ng bago. New. Custom pala. Nakalagay sa clipboard pala eh. Sa custom natin lagay. And then, lagay natin ang 2. Kaya pala ayaw. 2. And then, inches. Okay natin. Create. Ayan. So, dito, ito naman, kukopihan natin to. Control A. Control C. Punta tayo dito sa ating layer na ginawa para sa 2x2. Control B. And then, resize natin. And then, Control. Press the Shift key. Para hindi mabago yung pixels, no? Habang nagdadrag po tayo, kailangan naka-press, naka-hold po yung ating shift key. Ayan, and then, okay natin. And then,
Select natin yung layer 1 at saka yung background, control A, which means merge the layer, control A, control C, then punta tayo dito, control V. Ayan. So dito, idadrag na naman natin yan dito. Sakto yan. Ayan, sakto. Ayan. Okay, lagyan natin ng stroke para may outline siya sa pag-cut. Okay. So, ayan. Duplicate natin. Okay. Ayan. So, may dalawa tayong 2x2. Okay, control V. Ayan. Lagyan lang natin ng stroke para may outline sa pag ayan. Okay, ayan. Tapos may natira pang space para sa 1x1, ano, control copy lang natin yan, yung ating 1x1. Ayan. O, lagay pa natin dito. So, may isa pa. No? Duplicate ulit natin. Ayan. Ayun. So, ayan. Sa isang papel, sa isang 5R o 5x7, pag nagsabi kayo doon sa, o kaya sa, may sarili kayong papel, may printer kayo. Ano? So, sa isang 5x7 na papel, na photo paper, meron ka ng 5 passport size, meron ka ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na 1x1, at meron ka ng 3 na cane na 2x2. Oh, marami ka na sa halagang 15 pesos. Kung ito ang package na to ay ipapaprint mo, pag nagpaprint ka ng package sa mga printing shop, 100 pesos na yan o 150 pesos na yan. No, depende sa singilan ngayon. So kung kayo ay marunong mag-layout, sundan lang pa yung ginawa ko sa Photoshop. So ang napaka-basic po doon ay talagang para hindi magkamali, kailangan po yung background na properties niya ay dapat siya ay naka, at the same time lahat ng layer na ito, lahat ng layer po na yan, yan lahat po ng layer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na yan, kailangan po ang kanyang resolution din ay same doon sa background. No? Hindi po magmamat sila kapag magkaiba ang kanilang resolution. Okay, yun po ang tip ko sa inyo. So ayan, nawa po ay mayroong kayong natutunan, kayo makakatipid, at the same time pwede nyo, ma'am and sir, na maging sideline ito. Pwede kayong magprint ng mga ID pictures. Kung kayo pwede kayong gumawa, ang gagawin nyo lang mag-layout kayo and then punta kayo doon sa mga printing, ano. Sabi nyo, ma'am, naka-layout na po yan o ganyan. O, may, kasi pag kayo ay magpapa-layout pa sa kanila, ayun, doon sila sisingil sa inyo ng extra charge. Pero kung kayo ay marunong na mag-layout ng inyong mga ID, ma'am and sir, ito po ay pinagkakitaan ko. Dito po ako naging nag-sideline dati nung hindi pa ako nagtuturo. Ito po yung aking trabaho. Umagaw ako ng ID mula nung hindi pa ako nagtuturo sa DepEd. Ayan. Pero ngayon po ay gumagawa pa rin po ako ng ganito. Nagle-layout pa rin ako ng mga IDs kung sinong gusto magpagaw sa mga po teachers ko. O kung sinong gusto magpagaw ng ID dyan. O, PM nyo lang ako. O, hindi na kayo pupunta ng shop. O, sa akin na kayo. May printer lang. Hindi. Ayos. No? Sa mga nilalagay sa PDF. So, sa PDS o PDF, pwede rin sa PDF, no? Nilalagay sa PDS, no? Nilalagay pag naga, ano, ayan, so kailangan yan. Halimbawa, pag may mga dati, mayroong mga sports, ano, activities, kailangan sa ID ng bata, pwede nyo kontratahin yung principal nyo. No? Sir, ako nang magpiprint ng, ano, ako nang maglilayout ng ID. O, may extra income ka dyan. No? Kailangan mo lang ng resibo. O, marami naman pong nagpapahiram ng mga resibo ngayon ng mga establishment, na makiusap ka lang. Kung may friends ka na mayroong establishment, o pwede kang makihingi doon ng resibo. O bayaran mo lang yung ano, yung BIR. Ayan. So, maganda. Magandang skills po ito sa Photoshop, na kung saan ay kikita ka na, matututo ka pa, at the same time, extra income. O, kailangan natin yung extra income ngayon. Okay, shout out sa mga teachers
Gusto ko pong pasalamatan ang lahat ng mga nag-subscribe, nanonood ng aking video, mga members po ng Open Educational Resources, OER, mga ka-OER, no? Shoutout sa inyong lahat, sa aking mga subscribers, 1,500 subscribers, at malapit na po tayo na road to 2,000 na tayo. Okay? So magandang araw po sa inyong lahat at mabuhay po tayong lahat.